Alright, so pag-usapan naman natin ang isang fancier na nagdumina ng pigeon racing sa Belgium. Na sa sobrang pagkadumina nila, umabot sa punto ng pagkaban ng isa sa mga kasama niya sa pigeon racing. Ang mga lahi ng ibon niya ay hanggang ngayon ginagamit pa rin ng maraming fancier at patuloy na gumagawa ng pangalan sa pigeon racing. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mapa short distance or long distance race. Ang lahat ay nagsimula nung matapos ang World War. Si Josef Vandenbroek at Piet de Wild, na kilala rin bilang Flying Dutchman na taga Brenda Holland, ay nagkasama at sinimulan nilang iguhit ang kanilang mga pangalan sa history ng pigeon racing. Si Piet noong mga panahon na yun ay isang kilala at sikat na tao, lalo na sa larangan ng pagkakalapate. Siya ay nagtatrabaho noong mga panahong yun para kay Martin Van Toyn sa Schouten, at nagsimulang isulat ang libro The Belgian Pigeon Sport na pinagmamayari ni Martin Van Toyn. At si Leon Petit naman ay nakilala bilang kanilang chief editor. Dahil isang mayaman na businessman si Josef Vandenbroek, pinagkatiwalaan niya si Piet upang bumili ng magagaling na ibon. Sa parte naman ni Piet, bilang isang pigeon journalist na ang trabaho ay mag-ikot-ikot at humanap ng magagaling na fancier at ibon, sinuyod ni Piet ang bawat sulok ng Belgium upang kilalanin ang bawat isang fancier, lalo na yung mga fancier na gumagawa ng pangalan at nagpapanalo sa karera na kanilang kinabibilangan. Sa bawat pagbisita ni Piet, inaalam niya ang mga pamamaraan at diskarte ng mga ito. Masusi niyang pinag-aaralan at sa parehong pagkakataon, kinilala niya rin ang pamilya ng mga ibon nilang nagpapanalo. Sa pag-iikot ni Piet sa Belgium ay hindi niya binigo si Vandenbroek, at halos lahat ng makita niyang magagandang ibon at patuloy na nagpapanalo ay kanyang binili, at bawat nagpapanalo at magagaling na ibon na nakuha ni Piet, ito ay kanyang dinadala kay Vandenbroek upang i-breed at subukan sa karera. Sa experience ni Piet sa pagpili ng ibon, nakakuha siya ng maaasahang linyada. At dahil ito sa pag-iikot niya sa magaling na fancier sa Belgium, pinagtulungan nila ni Vandenbroek ang pagbuo nila sa linyada o pamilya ng mga ibon na minsang kinatakutan sa Belgium. Kaliwat kanan ang panalong kanilang natatamo, at dahil sa patuloy nilang paghakot ng mga trophy at panalo, umabot sa punto ng pagkaban ni Piet sa karera ng kalapate. Naglabas ang KBDB ng rules na bawal kumarera ang isang banyaga or foreigner sa Belgium, na kung ating babalikan, si Piet ay binansagang Flying Dutchman. Kaya technically speaking, siya ay hindi isang lokal sa Belgium. Kaya napiliting maghiwalay ang tambalan ni Piet de Wild at Josef Vandenbroek. Kahit hiwalay na ang landas, patuloy pa rin ang pagbibigay ni Piet de Wild ng advice kay Vandenbroek sa pagkakalapate. Mula noon hanggang ngayon, marami pa rin ang tumatangkilik sa linyada na minsang kinatakutan sa Belgium. Sa ating bansa, marami ang gumagamit ng linyada ni Vandenbroek. Isa sa pinakanagtagumpay dito ang pamosong Crack 52 ni Master Jaime Lim na may pasok ng Vandenbroek. Si Idol Luis Chu na tinaguri ang Vandenbroek ng Pilipinas, na marami rin ang pinanalong karera. Kung ating mapapansin, isa sa baseline ng mga fanshare dito sa Pilipinas ang lahi ng ibon ni Luis Chu, at ang legend kung saan ang pinaggalingan ng Crack 52 sa Pilipinas na si Victor Lim. Nakagaya ng una kong nasabi na ang Crack 52 ay may pasok ng Vandenbroek. Ang linyada ni Victor Lim ay subok na dumudulo at nananalo dito sa Pilipinas. Kayo, saan nyo nakuha ang Vandenbroek nyo? Comment down below. So, alright, hanggang dito lang muna itong kwentuhan natin. Peace out!